ko, konti lang din yung makakaalam, if ever, no? Kaya siguro, no, kayo, hindi rin ninyo alam na nagkaroon kami ng COVID journey kaming dalawa. Seek for help sa other people, hindi nyo kaya na kayo lang ang nandoon, no? Sa state na positive kayo. As much as possible, hindi ka kasi, actually, hindi ka talaga makakalabas ng bahay, di ba? Unless, na, eh, dito sa amin, hindi ko alam kung bakit ganun. Ako pa yung nag-report dun sa barangay. So, hindi nila alam siguro na positive ako, pero hindi kami lumalabas mag-asawa, as in, tawag nito, kailangan, meron ka rin responsibility sa neighbors mo, no? Para hindi mag-spread yung virus kasi ayaw mo namang makahawa. So, ayan, kahit na meron tayo, kahit natakot na tayo, dapat alam pa rin natin kung ano yung mga dapat gawin kasi hindi lang tayo yung tao sa mundo, di ba? Meron din tayo mga neighbors na pinangangalagaan, may family tayo na ayaw din nating mahawa. Lalo na kami, nandito sa kabilang subdivision lang naman yung parents ko, yung siblings ko, and yung relatives namin sa kabilang subdivision. So, ayaw naman namin na mag-cause ng paghawa sa lahat. Diba? So, ayun, kahit may anxiety nga, no? Ako kahit na, kasi ang nagpaparelieve sa akin minsan ay paglabas. Diba, Dad? Mm. Kahit na lakad-lakad lang sa labas, o medyo nagiging okay na ako. Pero, hindi ko yun gagawin yung reason na para mag-cool down yung aking anxiety para umayos-ayos yung utak ko o yung pag-iisip ko na hindi ako maging anxious. Labas ako, total, ano naman, hindi naman nila alam. Pero, yan, kailangan maging ano din tayo. At saka, tabi ito, siguro nung, ano yun, nung unang bugso o release ng COVID niya, talagang kinatatakutan. Pero hindi talaga dapat katakutan ang taong may COVID. Unang-una sa lahat, ang kailangan mong gawin, magpalakas ka ng resistensya mo. Para kung kailangan ng tulong ng kasamahan mo na nagka-COVID, ay hindi ka basa-basa mai-infect. Pangalawa, siyempre kailangan mo rin magpabakuna para kahit papaano, meron kang protection. Kasi proven na po sa mga, hindi ko naman sinasabing 100% na hindi ka magkatatamaan. Pero at least kapag may bakuna ka, fully vaccinated ka, may panlaban ka. Kakayanin ng katawan mo na lumaban kahit na may edad ka na, kakayanin ng katawan mo. Hindi mo nakakailanganin yung oxygen ng kapa. Ayan, natutuwa nga ako dun sa mga friend. Ilan lang kasi rin yung sinabihan ko. Kasi ayokong, yung maraming, ang tawag nito, ayokong center of attention. Yun. So, ang gusto ko, konti lang din yung makakaalam, if ever, no? Kaya siguro, no, kayo, hindi rin ninyo alam na nagkaroon kami ng COVID journey kaming dalawa. Wala kaming post sa FB, wala kaming ano on anything, no? But we make sure na we follow safety protocols. And yung ibang mga friends ko, yung very dear to me, yan, sinabihan ko sila. And nakakatuwa lang din na huwag ka nang umiyak. Normal yan. Tinatanong nila kung ano yung kailangan. Tinatanong nila kung anong kailangan namin mag-asawa. Kung meron ba kami ipapabili. So may na-realize ko na natutuwa talaga ako sa mga nila kasi they're willing to help us na kung ano yung kailangan namin. And kahit na yung simpleng ganun lang, natuwa ako na sinasabihan nila kami ng kung ano kailangan namin. Pero meron naman ka kaming family no, na nagbibigay, nag-support outside world na kung anong kailangan namin. Na-appreciate ko lang din. At saka ano pala, yung mga ano, yung kapag nagpasob kayo, may hinala na kayo, prepare na ka agad.
Oo. Prepare na kaagad. Oo. Preparation. Then, pero kailangan, yung prepare ninyo, kunwari may nag-withdraw kayo ng pera, isanitize nyo kaagad, isprayan nyo kaagad. Para kung sakasakaling magpapabili kayo, pag-aano kayo is hindi na mamahahawa yung iiwanan nyo ng mga, ano, ng mga pera. Oo. Oo, yun. So, ayan, napaka down dito. Be responsible po tayo. At saka talaga kailangan huwag katakutan kasi ang COVID po ay nagagamot, gumagaling, at kailangan sumunod sa safety protocol. Ayan yung isa sa nagpalakas ng loob ko, Dad. Yung sinabi mo na, ano ka ba? Ang COVID, gumagaling, nagagamot, bakit ka matatakot? So, yun yung nagpalakas ng loob. Sabi ko, ay, gagaling ako. Kasi yung meron din naman mga kamag-anak kung nagkaroon ng ano, actually. So, yun. Ako kasi, alam mo yung worst, kasi nga, since I have anxiety, ang worst reaction ko agad dun sa mga bagay-bagay ay baka mamatay ako, ay baka ano. So, yun. Kasi ako naman kasi since ako yung medyo, ano, medyo yung, medyo nakakaintindi ng kaunti, ako yung nagpapaliwanag sa kanya ng ano, kasi sa kanya na kaya yan. Saka, naisip ko kasi kung dadagdagan ko pa, paano na lang niyan sa ang dalawa? Baka pares kaming mano, di ba? Napakabait talaga ni Lord, no? Kasi ako lang dito sa household namin, na dalawa lang naman kami, ako lang yung may symptoms. Imagine kung si pati si Daddy Dam, nagkaroon siya ng symptoms, paano na, di ba? Sumakit din yung mata, ulo ko noon. Ah, sumakit kasi din yung mata ko. Kasi yung mata niya gumagalang. Ramdam ko talagang nakatusok yung ano, yung parang, alam mo yung kuliti sa mata. Edi, nasa loob kasi yung kuliti. Edi yung ano, yung mata mo parang hindi makaano. Ngayon, yung mata ko parang umiikot yung dito ko, hanggang dito, parang tumutusok pag ganun. Pero nung gumaling yung ano ko, yung sa mata, wala din. So, ayan, kapag may anxiety ka, basta lagi mong isipin na kaya mo, no? And seek for help, and always pray. Saka ano, palakasin ang katawan sa pagtulog at pagkain. Yes. Especially ng mga citrus fruits. Kasi akong nakaraan, dami ko sa palat na kinain. Si Daddy, siya talaga yung sa citrus fruits na binili natin. Oo, yan, tapos ano? yung dalandan. Kasi binili nila dalandan, mga. Ay, binili di pala niya. Hindi pa matapos yung orange. Eh. Pero talagang makapagtulong ang ano ang pagkain. Kahit anong pagkain. Pero iwasan nyo munang matamis habang kayo ay merong ano. Kayo ang kasi merong ay kakatinggala muna. Kayo ay merong kahit ang nararamdaman. Okay, so yun lang naman. So I hope it makes sense lalo na sa mga may katulad kong anxiety. So for this day, no? Hopefully makalaya na kami dito, no? Pero ayan, hindi pa rin kami lalabas masyado kasi ayoko na ulit ma-experience ito. Saka mahirap nakahawa pa na diba? So, I hope it makes sense to you guys, lalo na sa mga may anxiety na kagaya ko. Laging isipin natin na kaya natin yan, no? COVID lang yan, gumagaling tayo. And make sure na kayo ay vaccinated para hindi kayo masyadong maging severe. Okay? Bye-bye, guys! Tandaan. Thank you! Pero pa pala. Tandaan ha. Ito ha. Bago akong babay, tandaan. Lamang ang protektado, ang may vaccine. Lamang ka sa hindi naka-vaccine. Please give us a like and subscribe para updated ka sa mga videos namin.